Child of a CEO, Chapter 4. Bahay. Pumasok ako agad sa loob ng bahay at nagulat ako nang makita kong mayroong mga design sa loob. Welcome back, Claire. Sabay na sabi ni nanay at mama sa akin, hindi ko na napigilan ang luha ko at agad iyong tumulok. Napalitan ng pag-aalala ang masaya nilang muka at agad na lumapit sa akin. Claire, bakit? May nangyari ba? May nangyari ba habang nasa Paris ka? Inakay nila akong dalawa paupo sa sofa at umiling naman ako sa kanila. Hindi po, masaya lang po ako, namiss ko po kayong dalawa ng sobra. Ang tagal ko pong nawala, pasensya na po kayo, umiiyak ko paring sabi sa kanila. Ano ka ba, Claire, ayos lang sa amin yun, alam naming para sa pangarap mo yun eh, nakangiting sabi ni nanay ngunit umiling ako. Hindi nai eh, nagsinungaling ako sa inyong dalawa, umiyak kong sabi na ikinatalka nila. Anong nagsinungaling, Claire? Kinakabahan ako dyan sa sasabihin mo ah, sabi ni mama sa akin kaya tumingin ako sa kanya. Humugot muna ako ng lakas ng loob bago ng salita, kitang kita ko ang pagtataka sa mukha ni mama. Ma, buntis ako, sabi ko na ikinatigil nito. Umarap ako kay nanay na hindi rin makapaniwala sa Nolanman. Naibuntis ho ako, nalaman ko nung araw na umalis ako dito. Kaya ko ni-request kay Bea na sa Paris muna ako upang hindi niyo mapansin na buntis ako. Ngunit mahirap palang magbuntis, muntik na ho akong matamba habang nasa Paris. Muntik nang mapahamak ang anak ko. Hindi ko na mapigilan ang mapahagulgol dahil sa ibinunyag ko sa kanila. Naramdaman ko ang paghagod nila sa aking likod. Tahan na anak, hindi ba't sabi ko sa'yo bago ka umalis kahit anong problema ay sabihin mo lang sa amin dahil handa kaming tulungan ka. Pero anong ginawa mo? Itinago mo at tumakas ka sa katotohanan, napailing naman ako sa sinabi ni mama sakin. Emma, ayoko eh, ayokong malaman nyo. Ang dami kong pangarap para sa ting tatlo at hindi pa ako nakakabawi sa inyo samantalang ako ito nagpabuntis. Ma, nay, promise, hindi ko po sinasadya. Siya, tahan na, Claire, hindi maganda sa bata ang pag-iyak mo. Kukuha ako ng tubig, sabi ni nanay sa akin at tumayo. Tumangin naman ako kay mama na hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Ma, I'm sorry po. Alarm kong na-disciplined ko kayo. Sorry po talaga, niyakap ko siya at hinagod Norman niya ang likod ko. Tinatanggap ko ang sorry mo, Claire, pero may plano ang dayos, alam kong may dahilan kung bakit merong bata dyan sa tiyan mo. Hindi lang ako makapaniwala na magkakapamilya ka na anak, hindi ako makapaniwala. Nga pala, nasaan ang ama ng bata? Natigilan ako dahil sa sinabi ni mama sa akin. Oo nga, Claire, sino ang ama ng dinadala mo at nasaan siya ngayon? Inaabot sa akin ni nanay ang baso nang makarating siya. Uminom muna ako bago sumagot. Hindi po niya alam ang tungkol sa anak ko at wala po akong balak sabihin. Isang pagkakamali ang nangyari sa amin ng gabing yun. Lasing po ako, nung kasal nila Bea sa Batangas po, napatango naman sila dahil sa sinabi ko. Kung yan ang desisyon mo, pero tandaan mo na walang ama ang hindi gugustuhin na makilala at makasama ang anak nila. At isa pa, kahit pagkakamali iyon ay dapat niyang panagutan ang anak mo. Tama naman si mama, pero hindi pa ako handa. Bahala na, ma, hindi talaga pwede, napabuntong hininga na lamang siya dahil sa sinabi ko. O siya, sige, hayaan mo na si Claire, Erin. Nga pala, Claire, nagpa-check up ka na ba? May vitamins ka na? Bang iniiyem, tanong sa akin ni nanay na ikinakunot ng aking noo. May ganun ba, nanay? Ay, aring batang, or, syempre may ganun, buntis ka eh. Sige, bukas magpapa-check up tayo, sasamahan ka namin ni mama mo. Napangiti ako sa sinabi niya at niyakap sila pareho. Salamat, mama, nay, kasi tinanggap niyo si baby. Sigurado akong natutuwa siya sa nangyayari ngayon, nakangiti kong sabi sa kanila. Kaya naman, pala katulog ng tulong bago umalis dito, may Lorman na pala yan, bilong sabi ni nanay, kaya natawa kaming tatlo. Kinabukasan ay maaga kaming umalis na tatlo, 10 a.m. ay pumunta kami sa isang OB-GYN na kilala ni mama at nagpa-check up dito. Ipapa-ultrasound na rin namin si baby para malaman ang lagay niya. Nakahiga ako ngayon sa isang hospital bed at nakatingin sa monitor.
Napatingin ako kila mama at nanay na kinakabahan din sa maaaring malaman, pare-pareho kami. Maya-maya pa ay tumunog ang tibok ng puso sa screen na parang musika sa aking tenga. "You have twins, Ms. Sanchez." Nagulat ako sa sinabi ng doktor at hindi makapaniwalang nakatingin dito. "Ku, paano dok?" Tanong ko sa kanya at itinuro ang screen. Look, dalawa ang heartbeat. Nag-uma pa na saya ang naramdaman ko nang makita ang dalawa heartbeat na magkasunod ang screen. Kaya pala masyadong maingay ang tibok ng puso dahil dalawa sila. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking luha dahil doon. "Congratulations anak, may kambal ka." Naluluhang sabi ni mama at niyakap ako, ganoon din si nanay at niyakap ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na kambal ang anak ko. Pinigyan ako ng Race Ata ng doktor para sa mga vitamins ko at binigyan niya rin ako ng schedule ng pagpunta ko dito para sa regular na check-up. Ibinigay na rin niya sa akin ang ultrasound. "Congratulations ulit, Ms. Sanchez, bumalik ka okay. Para mamonitor natin ang kambal," nakangiting sabi nito sa akin kaya ngumiti ako sa kanya pabalik at tumango. Sumakay na kami sa kotse at si mama ang nagmamaneho. Grabe, hindi ako makapaniwalang kambal sila. Masayang sabi ni mama habang nagdadrive pa uwi. Ako din, Erin. Siguradong iingay ang bahay kapag lumabas na ang kambal. Tama ka dyan, LCING, sana lalaki. Sakin naman sana babae. Napangiti ako nang dahil sa pag-uusap nilang dalawa, masaya sila at mas masaya ako. Pinicturean ko ito at sinend kay Bea, nang makita niyang kambal ay hindi siya makapaniwala at binati niya rin ako dahil sa kambal. Napahawak ako sa aking tiyan. "Dalawa pala kayo dyan, hindi kayo nagsasabi kay mommy, pangako kong aalagaan ko kayo ng mabuti. Pangako yan mga anak ko." 4 months later. Ilang buwan na ang lumipas at 6 na born na rin ang anak ko sa aking tiyan, mabigat na sila. Minsan nga nahihirapan akong termayo. Ikaw ba naman dalawa ang batang nasa tiyan dahil ko lang alarm kung di ka mahirapan doon. "Wala ka ng ragagawa, Bea, pupunta ako doon ngayon tapos." Nakauwi na rin sila Bea 1 linggo matapos kong malaman na may kambal sa aking tiyan. Nung una hindi pa alam ni Dylan na buntis ako pero nang magsimula nang lumaki ang aking tiyan ay doon niya nalaman at nagulat din siya na kambal ang dinadala ko. Hindi siya nagtanong kung sino ang M, malamang ay nirerespeto niyang ayaw kong sabihin dahil wala naman akong nababanggit sa kanya. Nagtatalo kami ngayon ni Bea dahil gusto kong puntahan si Zekiel. Matagal na rin ang huli kong nakita si Zekiel ng personal. Mas gusto ko siyang makita ng personal para akong mamamatay kapag hindi ko siya nakita. "Claire, nasisiraan ka na naman ng bait. Paano kapag napahamak ka na naman? Paano kung makilala ka niya?" "Claire naman. Malaki na ang tiyan ni Bea 5 buwan na ito. Nauna lamang ako ng 1 buwan sa kanya." "Bea, huwag kang mag-overthink dyan, kaya ko ang sarili ko at isa pa, hindi ko papabayaan ang babies ko, no. Sinong may gusto na mapabayaan ang anak nila, diba?" Natahimik naman si Bea dahil sa sinabi ko, nagsuot lang ako ng 1 black dress yung lagpas tuhod at dahil malaki ang tiyan ko ay naging hanggang tuhod ito. Isinot ko na rin ang flat shoes ko. "Sok, ang kulit mo talagang buntis ka, sige na nga basta tumawag ka agad kapag may problema ah. Alam mong hindi kita masasamahan, hindi ako pwede." Tumango ako sa sinabi ni Bea at niyakap ito, hindi pwedeng umalis si Bea nang wala ang asawa niya, yan ang usapan nila. Kinatid lang siya ni Dylan kanina dito sa bahay dahil may trabaho ito ngayon. "Sige na, tatawag ako agad, huwag ka nang mag-alala, malaki na ako." Bumaba na kaming dalawa at nagpaalam na ako kila mama at nanay. Hindi nila alam kung saan ako totoong pupunta pero ang sabi ko sa mall lang dahil bored na ako sa bahay. "Sige, mag-iingat ka, Claire, dalawa yung nasa tiyan mo, bili nila sa akin na ikinatanggo ko lamang." Nagtaksi lang ako dahil di naman ako marunong mag-drive. Sa Gray Company ako nagpa-deretso. Sigurado ako na andoon ito. Nang makarating ay agad akong bumaba at dumeretso sa loob. Sana andito lang siya sa baba. Nililibot ko ang aking paningin sa paligid at sobrang laki nito. Andito pa lang ako sa pinakang lobby, paano pa kaya sa taas, diba?
Sa pagtingin ko sa paligid ay may nakita akong pababa ng escalator mula sa second floor. Mayroon kasing escalator sa gitna at meron din namang elevator. Open space siya sa gitna kung saan nakalagay ang later, napangiti ako sa aking nakita, Maramin. Nakasuit na lalaki, it means andoon si Ezekiel. Pumunta ako papunta sa gawin nila, hindi naman ako magpapakita pero gusto ko lang siya makita ng malapitan. Ngunit habang papalapit ay parang natigilan ako nang makita kong may kasama siyang babae na hapit ang suit na damit. Napahinto ako sa paglalakad at nang gigilid ang luha ko, bakit nga ba hindi ko na-realize na baka may girlfriend ito? Hindi ako gumagalaw sa aking kinatatayuan, hindi naman ako pinaalis ng bodyguard ni Ezekiel dahil nakita nilang buntis ako at isa pa sa gilid lang naman ako ng mga ito eh. Nasa gawi ko ang babae na kakapit sa braso nito habang si Ezekiel ay parang walang pakialam na ewan sa mundo. Papalapit na sila ng papalapit. Honey, pansinin mo naman ako. Narinig ko ang salita ng babae kaya nadagdagan ang sakit na nararamdaman ko. Sino bang mag-aakala na imbis na sumaya ako at nakita ko si Ezekiel ay masasaktan pa ako? Hanggang sa makakatapat ko na sila mga kalahating metro ang layo ko sa kanila, hindi ko sila nilinggan dahil masasaktan kang alko. Diretso lang ang tingin ni Ezekiel kaya ganoon din ako. Ngunit nagulat ako nang mayroong tumama mula sa aking likod na siyang sanhi ng pagkatumba ko sa sahig. Agad akong nakaramdam ng sakit sa aking tiyan at napahawak doon. You're so mean, Kiel. Tinulak mo ako sa maruming babaeng ta. Napatingin ako sa nagsalita at iyon pala yung babae na nakakapit kay Ezekiel. Nakita ko na nakatingin na sa amin si Ezekiel. You two deserve it, huwag kayong papansin ng papansin. Oh, re, napahinga ako ng malalim dahil sa sinabi niya. Pero mas masakit ang tiyan ko. Tama ang tiyan ko. Nagsimula nang tumulo ang luha ko, umalis na rin si Ezekiel at naglakad na habang yung babae naman ay tinignan ako ng masama bago tumayo. This is your fault. Papansin ka kasing nakaharang sa daan. Agad itong umalis ngunit hindi ko na ito pinansin at napahawak sa aking tiyan. Mas naging double ang sakit na nararamdaman ko. Titulong, tulungan niyo po ako, naiiyak kong sabi sa kanila. At agad naman silang nagsilapitan sakin. Nako MS, buntis ka, dinudugo ka. Nagsimula nang magsituluan ng mabilis ang aking luha, hindi ko alam ang gagawin, parang wala na akong naririnig at puro sakit lamang ang aking nararamdaman. Where is Kiel? Wait, what is happening here? Sir Dylan, yung babae po buntis. Dylan, si Dylan andito, si Dylan. Claire, she asterisk T Claire, dinudugo ka, ang kambal. Hindi ko na alam ang susunod na nangyari dahil nang buhatin ako ni Dylan ay tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Dylan, nandito ako ngayon sa office ni Kiel dahil kailangan naming mag-meeting about sa babae matagal na niyang hinahanap. Ako ang pinagkatiwalaan niya na hanapan ang babaeng yun. Nang araw ng kasal namin ay mayroon siyang isang babaeng naka one night stand and according to him, magkakaanak sila. Yan ang sabi niya, pero hindi ako naniniwala kasi kung magkakaanak sila pupunta dapat ang babae dito para panagutin siya sa pagbuntis nito, pero ilang buwan na ang lumilipas ay wala pera nito. Why you can't all find her? It's just a simple task. Napangiwi ako sa pagwawala ni Kiel, ganyan yan sa tuwing hindi namin nakikita ang babae. Simula nang mawala ito ay mas lalong uminit ang ulo niya, mas naging cold, mas naging harsh sa mga nakakasalamuhan niya. Kahit sa akin na kaibigan niya. We need to find her. Kailangan natin siyang makita. Frustrated na sabi nito at napasabunot pa sa kanyang buhok. Ito ang unang pagkakataon na makita ko siya sa ganiyang sitwasyon, ang mabaliw sa kakahanap sa taong hindi naman niya kilala. Tahimik lamang akong nakaupo dito. Alam ko na kapag kinontra ko siya sa paghahanap dito ay mas lalo siyang magagalit, G. Lalo na sakin, nakakainis na nga minsan pero kapag naiisip ko ang dahilan kung bakit siya nagiging ganyan ay napapatahimik na lamang ako. Alam kong nagagawa niya ito dahil sa pagmamahal niya sa babaeng yun,
Masaya ako para sa kanya dahil finally nakahanap na rin siya ng partner niya sa buhay, ngunit hindi ko alam kung bakit bigla na lamang umalis yung babae. Dahil kung sa iba yun ay malamang na baka habulin siya nito, lalo na at mayaman si Kiel, hindi ko namang pwedeng husgahan yung babae dahil alam kong may dahilan siya. 3. Sadyang hindi lang umaayon ang tadhana sa kanilang dalawa. Find her. Do everything. It's been 6 months, ang tagal na nating naghahanap, kahit konting lead wala tayo. Napaupo ito sa swivel chair niya at napapikit. He's totally in love with her. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa isang tao, sobrang makapangyarihan. Honey. Napangiwi ako nang marinig ang boses na yun, here she comes. Nakita kong dumaan sa aking gilid ang isang babaeng nakasuot ng hapit na hapit sa katawan na dress. She is Camille Hernandez, ang babaeng patay na patay kay Kiel, eh. Anak siya ng isa sa mga board member nitong kumpanya na mayroong malaking shares, kaya nagagawa niyang pumasok ng basta-basta dito. I miss you. Hindi ako nakapunta dito ng 2 araw, malambing na sabi nito. Ang sarap sa mukha dahil sa mga nangyayari. Don't like her, bukod na siya ay papansin ang sama pa ng ugali niyan. Nung sinabi kong hindi ko siya tutulungan sa kaibigan ko ay pinagbantaan pa ako. Nakita ko na inaalis ni Kiel ang pagkakayakap sa kanya nung babae at agad itong tumayo. Dismiss, next time I want a good news, cold na sabi ni Kiel at agad na umalis ito. Honey, you're leaving. Wait for me. Napailing na lamang ako sa sigaw ng babaeng yun. May kahihiyan pa ba yan sa katawan? Sir, mauuna na po kami. Tumanggo ako sa mga tauhan na hinir ko para sa paghahanap sa babaeng yun. Nasaan na ba siya? Sumasakit ang ulo ko sa kanya. 5 na buwan na ang tiyan ni Bea at 1 buwan lang ang agwat nila ni Claire. Until now nagtataka pa rin ako kung paano at bakit nabuntis si Claire. Ang naaalala ko, pumunta lamang siya sa Paris and then boom, may anak na siya, Iwan. Hinala ko na mayroon itong nakilala sa Paris at nabuntis siya. Pero sa pagkakaalam ko ay hindi naman ito lumalabas, ngunit maaaring sa gabi. Ang sabi ng asawa ko, andoon si Claire para mag-unwind dahil may problema ito, kaya nag-book agad kami ng flight niya. Ewan, malalaman ko rin yun soon. Tumayo na ako at sumakay sa elevator pababa. Uuwi na ako, tutal wala na akong gagawin. Kung tinatanong niyo kung anong ganap sa opisina ko ay mayroon na akong napapagkatiwalaan na secretary ang umaasikaso. Ang schedule ko talaga ngayong araw ay kinansel ko para dito sa meeting. Kilala ko si Kiel, hindi aalis yun kung may plano siya sa paghahanap sa babae, ngunit mukhang na bad trip ata at wala kaming progress. Kanina pa siya galit na galit sa amin at pinagalitan ako. Kung Daiko lang kaibigan yun, baka nasa pack ko na eh. E3. Habang nasa elevator ay naalala ko na mayroon akong sasabihin kay Kiel, kaya nang bumukas ang elevator ay agad kong hinanap si Kiel. Andito pa dapat yun, escalator palagi ang sinasakyan niya kapag bumababa dahil mas gusto niyang malalaman ng empleyado niya na andyan lang siya sa tabi-tabi. Ngunit napakunot ang aking noo nang makitang nagkakagulo sa isang parte ng kumpanya na ito. Lumapit ako doon upang magtanong na rin kung nasaan si Kiel, sigurado akong nakita nila ito dahil ito lang ang daan palabas. Where is Kiel? Wait, what is happening here? Sir Dylan, yung babae po buntis. Imbis na sagutin ako ay yun ang sinabi nito, kaya napatingin ako sa tinuro niya at nakita ang familiar na mukha. Mayroong na siyang butil ng pawis sa mukha at parang hirap na hirap, B. Agad akong nakaramdam ng kaba sa aking puso, lalo na nang mapatingin ako sa binti nito na umaagos ang dugo. Claire, she asterisk T Claire, dinudugo ka, ang kambal. Agad akong lumapit kay Claire. Anong ginagawa niya dito? She T. Pinuhat ko siya kaagad at tumakbo papunta sa kotse ko. Claire, wake up. Tawag ko dito nang mapansin ko na nakapikit na ito. Hawak niya ang kanyang tiyan. Naiiyak na ako sa mga nangyayari. Close kami ni Claire dahil simula nang makilala ko siya ay siya na ang tumutulong sa amin ni Bea, at malaki ang respeto ko kay Claire lalo na nang makilala ko siya. Kahit pa nabiglaan ang pagkakabuntis niya ay suportado ako sa kanya.
Naiinis pa ako sa nakabuntis dito dahil hindi siya pinanagutan kapag nakita ko yun bubugbugin ko. At mas lalong bubugbugin ko ang taong gumawa nito sa kanya ngayon. Mapapahamak ang kambal Shetty. Pagkapasok ko sa kotse ay agad kong pinaandar iyon at pumunta sa pinakang malapit na ospital dito, which is Samin. Sa mama ko, si Papa ang business niya ay hotel sa ibang bansa, si Mama naman ay ospital dito sa Pilipinas. Nang makarating kami sa ospital ay agad siyang ipinasok sa isang silid. Sir, hanggang dito ka na lang po. Please iligtas niyo ang kambal. Nagmamakaawa kong sabi sa nurse at tumango ito sa akin, X. We will do our best, sir. Your mother is the best OB-GYN in the Philippines. Tama kayo, isang OB-GYN ang nama ko. Mahilig sa bata si mama kaya yan ang pinili niyang larangan sa buhay, and she is also an heart surgeon. Pagkatapos niyang mag-aral bilang OB-GYN ay nag-aral pang muli siya upang maging isang heart surgeon, lalo na sa mga bata. Ayaw niyang may nawawalang bata nang dahil sa sakit sa puso. She really loves kids, kaya ng malanan niyang buntis si Bea ay tuwang-tuwa ito at agad kaming pinauwi sa Pilipinas. Napaupo ako sa waiting area seat at napasabunot sa aking buhok. Hindi ko makalimutan ang nakita ko kaninang mukha ni Claire na nahihirapan at nagmamakaawa niyang tingin na tila humihingi ito ng tulong, kaisa. Hindi siya nagsalita nang tulungan ko siya, malamang ay iniinda niya ang sakit ng kanyang tiyan. Shitty. Kung sino man ang may gawa nito, hindi ko siya mapapatawad. Agad kong kinuha ang cellphone ko upang tawagan si Bea. Nasa bahay nila Claire si Bea, ngunit ang tanong ay bakit lumabas si Claire. Hindi kaya may nangyari sa mag-ina ko. Mas nadagdagan ang aking pag-aalala dahil doon, E3. Hello. Love, ayos ka lang ba? May nangyari ba sa inyo ng anak ko? Agad kong tanong dito na ikinatawa naman ang nasa kabilang linya. Ano ka ba, love, we're okay, masyado kang overthinker. By the way, bakit ka napatawag? Para akong nabunutin ng tinek dahil sa narinig, ngunit bakit nasa labas si Claire at anong ginagawa niya sa Grace Company? Huminga ako ng malalim bago ko sabihin sa kanya ang totoo. Hanggat maaari, ayoko sanang ipaalam sa kanya ito dahil baka mapaano sila ng anak ko, pero alam kong mahalaga si Claire sa kanya. Nakita ko ang saya sa mukha ni Bea nang malaman niyang buntis si Claire, dahil nung araw ng kasal namin ay iyak ito ng iyak dahil sa sinabi ng kaibigan. Love, please huwag kang mabibigla, baka mapaano kayo ng anak ko. Okay, sure, sige, ano ba yun? Pero bago yun, bakit nasa labas si Claire at anong ginagawa niya sa Grace Company? Natahimik sa kabilang linya dahil sa tanong ko. Love. H ha. Paano kasi, teka, paano mo nalaman na andoon si Claire? I have meeting with Kill, love, kaya alam ko. May nangyari ba kay Claire? Teka, nasaan ka ba? Bakit hindi ka pa nauwi? Love, nasaan si Claire? Napatahimik ako dahil sa sinabi niya, X. Love, magsalita ka. Nasaan ang kaibigan ko? Napabuntong hininga ako dahil doon at nagsalita, easy. Love, I'm in the hospital, naabutan ko si Claire na dinudugo at nahihirapan na nasa sahig ng Grace Company. What? Ay, agad akong nakarinig ng iyak pagkasabi niya yon. Bea, hiha, bakit ka naiyak, makakasama yan sa behi mo, at bakit parang narinig ko ang pangalan ng anak namin? Narinig ko ang boses ng mama ni Claire. Hello, sino sila? Pinaiyak mo ang anak ko, alam mo bang nakakasama yon sa kanya? Mas kinabahan ako dahil sa boses ng mama ni Claire, alam kong mas mag-aalala ito. Ngunit I have no choice kundi ang sabihin ang totoo. Titita, si Claire po andito sa ospital. Tinugo po siya kanya. Eh ano, nasaan kayo? Saang ospital? Sinabi ko agad sa kanila ang lugar kung nasaan kami, G. Nababakasan ko ang pagkahirap sa pagsasalita ng dalawang ina ni Claire. She is lucky to have a two mother, but they are luckier to have Claire Dalhill, sobrang bait ng dalaga. Ilang minuto lamang at dumating sila dito sa ospital. Si Bea iyak ng iyak kaya pinatahan ko muna. Nang kumalma ito ay nagpalam ako sa kanila na aalis muna ako. Mayroon akong kailangan alamin. Umalik ako sa kumpanya nila Kill at pumunta sa CCTV room. I need information para malaman kung sino ang may gawa nito kay Claire, dahil pagsisisihan niya ito.
Dahil kilala ako ng tauhan ni Kiel ay mabilis kong nagamit ang computer at nagulat ako sa aking napanood. Demon you, Kiel. Agad na akong unmalas sa sit room at pumunta sa office ni Kiel, nakita ko siyang andoon ngayon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kapag napahamak ang isa sa karma ball. What are you doing here, what the frivek? Agad kong sinapak si Kiel na ikinatumba nito sa sahig. Hindi ako nakontento at hinayla ko siya gamit ang kwelyo niya papunta sa gitnang parte ng office niya at muli siyang sinapak sa kabila. Ano bang problema mo? Sabi niya sa akin at sinaman ko siya ng tingin. Hi asterisk tika, papatavian kita Kiel, papatavian kita. Galit na sabi ko dito at muli siyang sinuntok ngunit nakabawi ito at sinapak din ako. Hindi ako nagpatalo at sinapak ulit siya. What the H? Il Dylan, anong ginawa ko sa'yo? Kulong sabi nito at itinulak ako palayo sa kanya. May dugo na siya sa mukha at alam kung ganoon din ako. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nasa ospital si Claire at nasa bingit ng kamatayan ang kambal. Nakita ko ang naguguluhan siya dahil sa sinabi ko kaya ipinakita ko sa kanya ang video at kuha ng Stevie sa aking cellphone dahil inilipat ko ito doon. She's pregnant Kiel, for God's sake. Talagang hinayaan mo na itulak si Camille ay Claire. Siya si Claire, yung sinasabi kong kaibigan ni Bea. Nang, dahil sa'yo lahat kami nag-aalala. Nang dahil sa'yo iyak ng iyak ang asawa ko at ang magulang ni Claire. Iwan. Natahimik siya dahil sa sinabi ko at hindi nakapagsalita. Tandaan mo te, kapag may nangyaring masama sa kambal, kakalimutan kong magkaibigan tayo. C-L-A-I-R-E-X. Nagising ako nang umiiyak at agad na hinawakan ang aking tiyan. Anak ko. Claire. Chech. Claire, tahan na, ayos na ang kambal. Ayos na sila. Napatingin ako kay Bea dahil sa sinabi niya at napahawak sa braso nito. Bea, ang mga anak ko. Ang mga anak ko. Niyakap ako ni Bea dahil doon at pinakalma ako. Chech, ayos na ang kambal Claire, huwag ka nang mag-alala pa. Dahil sa sinabi niya ay napatingin ako dito at naninigurado, E3. Yes, they are fine now, yan ang sabi ng doktor mo. Sabi niya matapang ang mga anak mo at lumaban sila, muli akong napaiyak dahil sa sinabi niya at hinawakan ang malaki kong tiyan. Patawarin niyo si mommy sa ginawa ko mga anak, hindi na mauulit. Hindi na ulit tayo magpapakita sa ama niyo, muntik na niya kayong patay. N. What? Anong patay, N? Napatingin ako kay Bea dahil sa tanong niya, kitang-kita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Si Ezekiel, Bea, si Ezekiel ang may gawa sa akin ito. Itinulak niya sa akin ang isang babae kaya ako napatama sa sahig at natambak. Ang sabi niya, bagay lang daw sa amin yun na mga papansin, mas lalo akong napaiyak dahil sa sinabi ko sa kanya. Hindi ko akalain na masasaktan ako ng ganon ni Ezekiel. Naging malinaw nga sa akin na walang kinalaman yung babaeng yun sa buhay niya pero muntik na niyang mapatiwi ang anak namin. Kaya pala tahimik si Dylan at may pasa sa muka. May alam siya sa nangyari at pinagtakpan niya ang kaibigan niya sa akin. Galit na sabi nito sa akin at niyakap akong muli ni Bea para patahanan, Z. Siya, magiging ayos din ang lahat Claire, tahan na, akong bahala sa lalaking yun. Papatavian ko siya. Matapos iyon ay tumahimik na ako at nananalangin ng pasasalamat sa Diyos dahil sa hindi niya pagkuha sa mga anak ko. Takot na takot ako, akala ko hindi ko na makikita ang mga anak ko. Claire, gising ka na. Maya-maya ay napatingin ako sa nagsalita at nakita ko doon si Dylan. Huwag kang lalapit sa kaibigan ko. Pinagtakpan mo yung magaling mong kaibigan. Galit na sabi ni Bea Jot Hamarang sa gawi ko. L love, hindi ko pinagtakpan si Kiel, tinuruan ko siya ng leksyon at ngayon na andito siya para humingi ng tawad kay Claire, andyan siya sa labas, agad akong nakaramdam ng kaba dahil sa sinabi ni Dylan. Kahit pa na naiinis ako kay Ezekiel sa ginawa niya ay hindi magbabago ang totoo na mahal ko siya. Oo, tanggap ko ng mahal ko na iya kaya ako pumunta sa kumpanya nila para makita siya. Napatingin sa akin si Bea na nagulat din ngunit umiling ako dito. Hindi. Ayaw ni Claire na makita ang lalaking muntik ng pumitivi sa mga anak niya.
Sabi ni Bea dito. Love naman, nagbago na yung tao, sige na. Please Dylan, ayoko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita ang lalaking muntik nang makapatawi sa mga anak ko. Nag-iwas ako ng tingin kay Dylan nang sabihin ko iyon. Muntik ko nang masabi na hindi ko kayang makita ang ama ng mga anak ko, buti nakapag-video ako. Hindi ko kaya dahil sa tuwing nakikita ko si Zekiel ay nagiging marupok ako at sobra kong tumambal sa kaba ang aking puso. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Dylan. Kung yan ang desisyon mo Claire, sige, sana mapatawad mo parents siya. Frustrated lang si Kiel ng mga oras na yun at naiinis na siya sa babaeng sunod ng sunod sa kanya, kaya nadamay ka. Hindi niya alam na buntis ka, kaya pasensya na Claire. Kahit ako hindi ko siya mapatawad pero kilala ko si Kiel, hindi siya gagawa ng ganang kalala sa kapwa niya lalo na buntis ka. Pagkasabi nun Nidalan ay lumabas na ito. Napatingin ako sa pintuan, andoon lamang sa labas si Zekiel, abot kamay ko na siya ngunit hindi maaari, Are you okay? Tanong ni Bea sa akin at tumanggaw ako sa kanya. Magiging ayos din ang lahat. Sana nga Bea, sana nang. Bakit ka ba kasi nasa great company Claire? At sa dami-dami pa ng hihintuan mo sa harapan pa ni Kiel ako na nagsasabi sa'yo mainitin talaga ang ulo ng isang yun, mas lumala nga ngayon . Hindi ako nakaimik dahil sa tanong ni Dylan sakin, andito na sila mama at nanay. Nag-alala daw sila ng sobra sakin at kaya wala sila nang magising ako dahil kumuha sila ng mga damit ko sa bahay. Napatingin ako kay Bea at nabahala din ito sa tanong ni Dylan. Nag-isip ako ng dahilan upang makalusot ako kay Dylan, maaaring maghinala ito sakin dahil kung anong ginagawa ko doon. Kasi kikitain ko sana yung friend namin ni Bea, doon siya nagtatrabaho sa kumpanya nila Zekiel, kaso biglang sumakit ng kaunti yung chan ko kaya napatigil ako sa harapan ni Zekiel, tapos ayon nangyari na ngayon. Napatango naman si Dylan dahil sa sinabi ko, pero I doubt na naniniwala ta. Alam kong nakita niya ang CCTV and I'm not look like in pain that time. Ibang pain ang nararamdaman ko. Dalawa. Sabi nga pala ni Kiel he is really sorry, hindi niya daw sinasadya. Gusto sana niya na personal na mag-sorry sa'yo kaso ayaw mo. And by the way, don't call him Zekiel, he doesn't like that. Pabulong na sabi nito sa bandang dulo na ikinatanggaw ko naman, ayokong maglabas ng kahit na anong emosyon dahil baka makahalata ito sa nararamdaman ko. Is it not good to fall in love with the father of my children? Basta anak, sa susunod wag mo nang uulitin yun, baka sa susunod hindi na maganda ang mangyari, maliwanag ba? Napatingin ako kay nanay at nakangiting tumanggaw dito. Alam ko na umiyak silang dalawa nang dahil sa nangyari, ayaw nila akong mapahamak lalo na ang mga anak ko. Kaya pinapangako kong hinding-hindi na ako nagpapabe. Napatingin ako kay Dylan dahil naramdaman ko ang titig niya sakin at tama nga ako, yung tingin niya may laman iyon. Hindi man lang siya nailang nang titigan ko siya. Claire, sabihin mo nga sino ba talaga ang ama ng mga anak mo? Nabigla ako sa tanong niya at ganoon din si Bea, Love, ano ba namang tanong yan? Gulat na sabi ni Bea, kaya napatingin si Dylan dito, Bakit may alam ka ba love? Alam mo ba kung sino ang ama ng dinadala niya? Kasi sa pagkakatanda ko. Walang binabanggit si Claire, napalunok ako dahil sa sinabi ni Dylan, I knew it, nang hihinala na siya. Natatakot ako na baka sabihin niya kay Zekiel at kunin ang kambal sakin. Ano ka ba love, wala akong alam. Nirerespeto ko lang ang desisyon ni Claire na wag sabihin sa tin. Umiling si Dylan at muling tumingin sakin. Pwede mo bang sabihin kung sino Claire? Seryosong sabi nito sakin. Napahawak ako sa aking mga kamay ng mahigpit at nagsimula ng kumabog ng mabilis ang aking puso. Nagsisimula na rin akong pawisan ng malamig. Napatingin ako sa paligid at nakita ko na nakatingin sila lahat sakin, nag-aabang ng sasabihin ko habang si Bea ay nag-aalalang nakatingin ito sakin. Kailangan kong umisip ng sasabihin, pero ayoko talaga. I'm sorry Dylan, pero hindi ko kayang sabihin. Diretso kong sabi na ikinatanggaw naman ito sakin, kaya napahinga ako ng maluwag dahil doon, ngunit muli akong natigilan ng magtanong na naman siya. Then ito na lang ang sagutin mo,
Taga saan ba siya? Paris o dito sa Pilipinas? Kasi naalala ko Paris at Pilipinas lang ang pinuntahan mo. Hindi ako agad nakasagot dahil sa tanong niya. Kapag sinabi ko na sa Pilipinas ay maaaring mapagtagpi-tagpi niya ang katotohanan. Pero nabura ko na labhat ng ebidensya na nagkita kami ni Zikiel sa kasal nila. Hindi niya malalaman na ako yun. Nahadyap ng aking paningin si Bea na umiling sa akin tanda na huwag kong sabihin, ngunit kailangan kong umamin para hindi niya ako panghinalaan ng sobra-sobra. Sa Pilipinas, maiksi kong sabi na ikinatanggaw nitong muli sa akin. Ah okay, don't worry, hindi na ako ulit magtatanong. Huwag kang mag-alala, nire-respeto ko ang desisyon mo na huwag sabihin. Sorry kung makulit ako, napatango lamang ako dahil sa sinabi ni Dylan. Parang nakain ko na ata ang dila ko. Pagkatapos ng usapan na iyon ay hindi na muling nagtanong pa si Dylan, ngunit nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin o di kaya sa tiyan kong malaki na .3. Hindi niya pwedeng malaman ang katotohanan. Hindi pa pwede. Napahawak ako sa aking tiyan. Anak, huwag mo akong iwan ah. Huwag mong iiwan si mommy, hindi ko kaya, tahimik ko na sabi sa kanya.